disassemble na to para may haiwalay natin tong transfer sa transmission. So next na tanggalin natin ito, mga bolt sa shifting cover, tapos ang mga bolt na to sa extension housing, tapos ito yung oil pressures, oil temperature, sa ito mga bolt na to. Tanggalin natin. Siparin natin transfer sa transmission. Next naman, tatanggalin natin spring pin ng shifting rail. So, pag natanggal natin ito, tanggal natin shifting rail, sunod natin yung mga bolt. Okay. Yung iba natanggalin natin. Okay. Okay.
spring pin ko lang, may proper position yan. May slot dito. So, yung direction ng slot, dapat naka-align dun sa shifting rear. May purpose kasi yan. So, kung ano yung tinanggal, ganun din yung ibabalik. Okay? So ito, tatanggalin natin yung oil temperature ng gear oil para maabid na hindi masira kasi baka matamaan ay mabigat ng transmission para safety.
So next na tanggalin natin yung stock ring. Pagkatan natin ng special tools, stock ring na remover, saka itong nut sa countershop. So gamitan natin ang deep socket na 46 na socket wrench. Gamitan natin ang impact wrench na malaki. So okay, bago natin matanggal tong output shaft. So kailangan tanggalin muna natin tong bearing sa counter shaft. Gamitin natin ang manual transmission folder. So tapos pag natanggal natin 'yan, mailalabas natin tong output shaft. So ang papalitan natin parts dito ay ang shifting port ng third and fourth. Shifting port ng third and fourth gear. Yung sleeve at saka yung hub sa ilalim. At saka yung ito, yung third gear. Papalitan natin yan kasi nagja-jump out sa third gear. So may mga parts na tayong ikakabigyan na bago.
kailangan din ang tanggalin. Kasi papalitan natin po yung parts na to. Middle bearing sa mga spacer. Bago natin matanggal tong hub, kailangan natin tanggal itong snap ring pare-pare sa pero hindi natin papalitan ito. Papalitan lang natin itong hub at saka yung sleeve at saka itong third gear. Guys, yung ating repair kit sa third gear. So ito yung ikakabit natin sa ating manual transmission sa third gear jump out. Okay,
And ito yung liquid gasket natin na gagamitin sa ating transmission housing. Then meron tayong repair kit, detent plug. Okay, so yan ang ikakabit din natin, mga guys. So ito, mga guys, ang ating specified transmission gear oil ng ating transmission. So meron tayong 3 liters dito, pero ang manual transmission oil capacity ng ating transmission ay 2.2 liters. Okay.